Nananatili sa tatlo ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Puerto Princesa. Ayon sa Incident Management Team ng lungsod, kontrolado na ang local transmission na nagmula sa Barangay San Jose case at hanggang ngayon ay wala pang naitatalang panibagong kaso. Ating Barangay San Jose case na nagkaroon tayo ng 29, kasama yung isang mortality natin na 30 individuals na nagkaroon ng confirmed COVID cases at almost 800 plus naman yung ating NRDT natin for surveillance sa iba't ibang mga opisina at mga offices at mga paaralan So last week is na declared na rin as contained na po yung ating case po ng mga iba't ibang local case po natin na nanggaling po sa Barangay San Jose case po yun. Kasabay nito ang pagbabalik operasyon ng Puerto Princesa City Justice Hall at Palawan State University na nooy nakasailalim sa strict lockdown. Pupwede nang muli ang pisikal na transaksyon sa mga institusyon na ito. Actually, sila ngayon ay pwede nang bumalik sa opisina, no? Ginawan din ang mga medical certificates yung mga kailangan bigyan para makabalik sila sa kanilang offices at ongoing na rin ang pagpasok nila ngayon kasi Monday na ngayon. So, open na rin yung, as far as I know, open na yung Justice Hall ngayon at yung Palawan State University, as far as I know, mag-open na rin yan sila, no? Or open na siguro sila ngayon. Samantala, naging maayos din ang pagtanggap ng lungsod sa first batch ng mga inbound travelers na hindi nadadalhin sa quarantine facilities kumpara noon na nagtatagal sa validation pa lang ng requirements. Yun nga lang, may ilan pa rin inilagay sa quarantine facilities dahil nakitaan ito ng sintomas. Noong unang gabi, nakikita namin umaabot ng at least mga 45 minutes tumatagal lang isang individual doon kasi marami siyang dadaanan. Nandun yung validation natin, andun yung health assessment natin at yung orientation. Tumatagal ng at least 45 minutes sila sa pero ito yung mga first timer natin. Sabi natin na siguro mapapabilis naman yan sa susunod na mga iba't ibang mga susunod na mga flights na dumadating Maayos naman, at although merong mga ilang individual kaming in-isolate kasi mukhang questionable yung kanyang health at kailangan i-evaluate muna ng ating doktor sa isang facility. Dagdag pa nito, pinag-aaralan na rin ng IMT na dagdagan ng flights para sa mga inbound travelers kung saan posibleng gawin na ito 5 araw sa isang linggo. Cristel Dorado, Alpha News, Philippines.